Ayan guys, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng or mag-assemble ng block model. Ayan ito. So block model siya or mass model kasi wala siyang detailed. Ayan, so block lang siya. Ayan, iwa-iwalay siya, una yung podium, ay wala yung podium and yung building na nakapating dun sa podium. So by process din siya. Ayan, so a-assemble natin siya. Ayan. Gagamitan natin siya ng chloroform, which is yung ating liquid na ginagamit para dumikit yung plexi to plexi. Unahin natin itong podium ng isang block model or ng building. Yan, yan yung ating uunahin. So ayan, so idikit lang natin siya. Madali lang naman guys, dumikit yung chloroform. In a minute lang dikit na siya and natutuyo siya within a minute. Wala pa yatang 1 minute or 2 minutes. So kapag pero bago niya siya linisin or isand, hayaan niyo muna in 5 minutes para tuyo yung chloroform. So na-assemble natin yung podium and next natin yan yung building. So guys, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano asimbolin to, paano siya ipolitap or takpan yung mga gap and liliyahin siya and ng 1:100 or 100 na number 100 na sandpaper and then kikinisin siya ng 1000 na sandpaper and then after nun ididikit natin siya sa carton to prepare para pinturahan. So pipinturahan muna natin siya ng primer para lumitaw yung mga gap. Makita ka agad yung mga gap kasi yung primer kulay gray yun. So madali makita yung mga gap. And then mamasilihan ulit natin siya. And then kikinisin. And then pipinturahan natin siya ng off-white for the final. So off-white para hindi masyadong white na white tingnan. So off-white lang yung pinipintura natin sa black model. So yun, tinatawag na black model kasi hindi siya detailed or wala siyang detalye. Kinatawag din namin yung mass model. So diyan matutunan nyo dito sa video na to kung paano asimbulin yung mass model or black model and paano siya i-prepare. Ayan. So ayan, natapos na natin yung podium ng isang black model. And gagawin naman natin ngayon yung kanyang building or yung nasa ibabaw nung podium. Ayan, so yan yung mga pieces na kinat sa machine. Edited na yan and naka-prepare na lahat. May mga measurement na lahat. And ipo-45 na lang and assemblein. So ganyan po kami gumawa ng mass model or block model. Ayan. May mga plan din. Ayan, mga plan. Yan yung iyong guide para mo ma-assemble. Bibigyan ka ng papel, no, or print para guide sa kung paano mo ma-assemblein yung model kasi dun sa print na yan nakalagay yung mga numbering ng floor or yung numbering ng elevation na ikakabit mo dun sa floor to floor or sa flooring, sa top floor and sa ground floor kasi halo naman yung loob niyan. So, ayan po yung paggagawa ng block model. So, ayan, ginagamitan po natin siya ng chloroform. And kung makikita nyo sa background, ayun yung bundo or body pillar. Yun po yung ginagamit natin sa pagpo-polytap. Imimix lang siya nung ayun, sa ibabaw yung kulay puti na parang toothpaste. Ano yun? Hardener. So, mga 50% ng 50% ng body pillar and then 10% ng hardener and mix nyo yun. So yun na yung ipopolitap nyo or ilalagay nyo sa mga gap and then hintayin nyo matuyo then isand. So gumagamit din kami paleta kung malaki yung project, but kapag ganitong maliit, yung mismong blade lang ng cutter ang ginagamit namin
Hinahalo lang namin ng yung maliliit na paleta, may maliliit naman ang paleta na ginagamit namin para sa paghahalo ng polytop. So ayan, so dinidikit lang natin siya ng chloroform. Ayan, yung chloroform guys, yung liquid. Yung liquid na ayan, nabibili yun sa mercury and sa hardware, chloroform. So ayan yung ginagamit namin pandikit sa plexi. Ayan, yung kung mapapansin yung white na yan, ayan, plexi plastic. So yan yung ginagamit namin pandikit, chloroform. And minsan gumagamit lang kami ng super glue, mighty band, ayan, mga ganyan. So, but dito sa ganitong plexi, gumagamit kami ng chloroform. And usually yun talaga yung ginagamit sa pag-assemble. Kasi kapag, kapag ang ginamit nyo ay super glue, or yun yata may mga brand, Mighty Band, iba-iba pang brand. Ano yun, nag-i-smoke sa clear glass, nag-i-smoke siya. Or yung nagkakaroon ng parang kulay cloud, smoke, or usok, parang umuusok. So madumi na ngayon yung, ano, yung model. Kaya mas malinis gamitin guys ang chloroform sa pagdidikit. Ingatan lang natin, ano, babasahin daliri natin kapag may dinidikit tayo, kapag hinahawakan natin. Kasi maaaring ma-damage siya or magkaroon ng fingerprint. Magkakaroon ng fingerprint or yung smoke din kasi madidikit yung inyong ano doon, finger. Kaya ingatan natin, mabasain daliri natin kapag nag-assemble tayo, especially dun sa mga clear glass or gumagawa tayo ng cover. Eh makikita niyo dun sa black, sa background may cover din doon. Ayan yung cover. Ayan yung bondo, guys. So kukuha tayo niyan, ganyang amount. Ayan, nakikita nyo, napapansin nyo, medyo marami. And then, lalagyan natin siya ng hardener. Ayan, konti lang. Ayan, konting hardener. Ayan. So, halos 50% nung, ano, nung bondo. And then, yung hardener, 10% lang or 5%. Ano na siya? Matigas na. Madaling tumigas. And yun yung ginagamit nating pampil sa mga gap. Ayan, so ipil natin yung mga gap tulad ng mga dugtungan sa corner kasi hindi naman ito 45. Marami itong mass model, kaya mass model marami siya. So hindi na natin kailangan i-45 kasi maliit lang itong scale. Ano na lang, mas madali pang masilihan na lang. And then isand yung mga corner. So ano lang yan, overlap, hindi natin siya ginamitan ng 45 degree. Ayan, ito yung ano, yung mga side or yung corner. Ayan, so in 5 minutes in 5 minutes or 10 minutes tuyo na siya. Ayan. So hayaan lang natin guys matuyo habang nag-assemble tayo nung next na plan or building or model. Habang nag-assemble tayo, hayaan lang natin matuyo yung iba. Ito guys yung ano, yung ito yung yan, hardener. Ayan yung hardener. So halos ano lang yan, 1% and then 10% nung bondo or nung body filler. And mix natin. So sa pagmi-mix niyan, kailangan mabilisan kasi madali rin siyang matuyo. In 5 minutes guys, kapag umabot siya ng 5 minutes, antigas na niya. Kapag hinayaan niyo, kapag hinalo niyo ng hinalo. Kaya bibilisan natin ng paghalo. Paghalo ng bondo or ng polytop and then apply ka agad. Kasi madali siyang matuyo. Ayan, tuyo na siya guys. And pwede na natin siyang isand. So gumagamit ako ngayon ng 100. Ayan. And yung kabila niyang sandpaper na yan, yung kabilang side, yung kabilang dikit, 1,000 yun. So gamitan muna natin siya ng number 100 na sandpaper and then sanding natin to. Polytop. Sanding natin 'yan and then after natin 'yan masand, gamitin natin yung 1000 which is andun sa kabila ng sandpaper. Double 'yon. 100 and 1000. So isan na natin 'yan. So guys, kung mapapansin niyo yung ibang kanto walang polytop, it means na perfect yung ano niya. Wala siyang gap. Wala siyang gap and isan na lang natin siya. So pinipili lang natin yung mga gap para i-polytop. Ayan. So tanggalin na natin yung papel kasi ano yan, papel nung plexi. Hindi na alis.
So pwede namang alisin later para hindi masyadong madumi yung pag nilagyan natin ng polytap, hindi masyadong dudumi. Kaya iniiwan ko yung papel or yung paper, and then later kapag na polytap na, tinatanggal ko pa lang siya, tinatanggal para isan or smooth. Ayan, so isan na natin yung polytap. Ayan, so ano pa lang yan guys, unang paglilinis pa lang yan. So after nating malinis yan, masandang 100, number 100 na sandpaper, and then i-smooth natin siya or kikinisin ng 1000, and then i-prepare natin para sa paint, sa pagpipaint or pagpipintura. Ang unang ipipaint po dyan ay primer, tinatawag na yung base muna, yung primer, para makita yung ibang gap na nakaligtaan nating ipil or imasilya. So makikitaan pa rin natin siya ng gap. And then yun na yung second or final na pagsasandpaper. Pwede na tayong gumamit doon ng 200 na sandpaper doon sa final na yan. 200 and then 1000. So after nating mapolitap yun, masand, prepare natin for the final paint. Ayan, so ipapinal natin siya ng paint. Pwede nyong i-primer ulit, then patuyuin yung primer, and then i-final paint ng white. Ayan, so white lang siya, or off-white. So pinahaluan namin ng counting black yung white paint para maging off-white siya. Kasi kapag white na white, ang dali niyang madumihan. Eh kapag off-white, ayun, mas maganda siyang tingnan. So yan yung pag-prepare or paggawa or pag-assemble, and simple tips ng paggawa or pag-assemble ng mass model or black model. Ayan, so ito yung ginawa kong video or tips, itong maliliit na scale, para madaling ko kayo mabigyan ng ideas and tips kaysa doon sa malalaki. So pwede nyo ring i-applyan sa malalaking scale. Ayan, so itong scale na to, ano lang to, 1:500, 1:500, or itong building pala na to, 1:1000, medyo malaki kasi yung 500, so 1:1000 to. Ayan, so sand natin siya, medyo maproseso and matagal. Ayan, trabaho lang. Ayan, so medyo maproseso siya and maalikabok. Kaya guys, inire-recommend ko talaga naman yun ang ginagamit dito sa shop sa amin, ang mag-face mask tayo lagi, dahil mga chemical po yan yung bondo na lang or yung body peeler, ano na yan, maamoy or masama yung amoy niya and masama sa kalusugan. Kaya lagi po tayong suot ng face mask para hindi tayo makalanghap ng masamang amoy or ng chemical sa ating ginagawa. Ayan. So yung chloroform, ano rin yan, masamang amoy din yan, masamang amoy. So ayan, natapos na natin yung podium niya, and then yung building. Ayan, kung mapapansin nyo sa ibabaw na yon, may ano yan, may line, may building line yan doon. So didikit na natin siya sa ibabaw ng podium, kasi after nating ma-smooth, after nating ma-polytap, ma-sand, and ma-smooth ng 100 na sandpaper. So ayan, konting linis lang doon sa corner kasi nasingitan siya ng alikabok. Ayan, ayan guys, yung ating nabuong isang building or isang black model. And then ito yung next. Ayan, so sandin natin yan. Same process din nung una natin ginawa. Polytap, sand, and then kikinisin ng 1000, and then ididikit dun sa podium. And then after nyan guys, i-prepare natin siya for painting. Ayan. So ito na guys, yung idea or tips how to make black model. Ayan, ipipaint na natin siya. So after tapusin natin itong iba pang mga building. Ayan guys, sana natutunan nyo kung paano gumawa ng model or black model. Ayan. Sa architectural miniature. Ayan, how to make
or how to assemble block model or mass model. Mass model kasi marami siya. Ayan. Yung guys na ginagamit naming sandpaper, ano yan, dinikit lang namin yan sa MDF or sa wood na pantay. Ayan guys, gagamit tayo lagi ng base mask. Ayan o, oh, ayan. Gamit lagi tayo ng face mask para hindi natin malanghap yung alikabok ng polytop or alikabok ng plastic. Ayan, pag nalanghap natin yan, masama yan sa kalusugan or sa ating baga, yung alikabok niyan. So, lagi po tayo, or ugaliin po natin mag-face mask. Ayan, lalo na sa panahon ngayon, di ba? So, lagi po tayo mag-face mask to protect yung ating kalusugan. Ayan, so, same process po ulit. Tanggalin yung papel. And isand natin yung polytop or kinisin natin. Ayan. Number 100 po ang ginagamit ko dyan. And then after masand ng 100, ini-smooth or kinikinis siya ng 1,000, number 1,000 na sandpaper. Ayan. So, medyo kailangan nating matyaga. So guys, yung mahihilig dyan sa mga architectural or paggagawa ng mga model miniature, ayan, maganda pong trabaho yan and business. So ito na po yung tips and ideas how to make model miniature. Ayan, pwede nyo pong i-apply yan, hindi lang dito sa block model na ginagawa natin or mass model. Pwede nyo rin pong i-apply yan sa mga detailed model, yung mga ginagawa natin. So, panoorin nyo lang yan kung paano gumawa ng scaled model, mag-assemble ng scaled model, block model. Ayan. So, ito lang po yung tips and ideas how to do it. Ayan. So, practicein nyo na po yung sarili nyo. Magandang field yan or magandang trabaho. And, hindi kayo magsisisi kapag ganyan ang naging trabaho nyo or yan yung mga pinasukan yung trabaho. So ito na yung tips and ideas para matuto kayo gumawa ng architectural model miniature. Ayan. So sa mga susunod na mga vlogs ko guys, ay papakita ko sa inyo yung mga materials na ginagamit natin sa pagbubuo ng model and kung paano kinakat yung mga plexi. Ayan, cut sa ano po yan, sa laser machine kinakat o cutting machine. And edited po yan or ini-edit ng ating mga editor sa computer. Then sinesend nila sa machine to cut. And then kami po yung magpapabricate or mag-assemble. Ayan. So magbibigay din po sila sa amin ng mga plans or yung mga detailed Xerox copy na mga plan kung paano siya asimbolin. Ayan. So ayan, ayan po yung guhit or yung line, yung building line. Ayan. So para madali na at madali maipatong or maisentro yung ating building sa ibabaw ng podium. May nakaprepare na po yan or nakahanda na engraving line ng building. May engrave na po siya doon. Okay lang yung matakpan ng polytop guys kasi yung polytop naman ang kulay ano yan eh, kulay tawag dito kulay orange, halos nagkukulay orange or brown. So makikita pa rin natin kahit matakpan na yan yung engraving line para dun sa building sa ibabaw. So ayan guys, after nyan, pre-prepare na natin siya sa pagpipaint. Ayan, ito yung ibang mga model ginagawa ng ating kasama. Ayan. So nakita nyo guys kung paano siya linisin. Ayan. Habang nanonood sa YouTube, busy din yung kamay sa paggagawa ng project or model. Ayan, pansin nyo, may ano siya doon, may cellphone sa harap. Ayan, ito na guys yung sinasabi kong primer. Ayan, pinturahan na siya natin ng primer. And yan na yung ating base or primer paint para makita yung iba pang mga gap.
Yan, hindi pa yun yung final na kulay ng black model. Kasi ang final na kulay ay white or off-white. So ginaganyan natin, pinaprimer natin para lumitaw yung mga gap. Madali natin makikita yung mga gap or yung hindi natin na polytap na mga lubak or gap ng model. So after nyan, ayan, i-dry natin para madali. So ano po yan? Acrylic paint. Acrylic paint. Yung mix ng acrylic thinner na paint. Yung mga ginagamit sa kotse. Yan yung ginagamit namin pintura dito. Mga ginagamit sa kotse. So ayan, kapag natuyo na yan guys, popolitap ulit and then final na kulay. Ito na yung final guys. Yan na yung final na kulay of white. And tapos na siya, wala na siyang gap, makinis na. And ready to fix na po sa base. Ayan. So yan po guys, yung paggagawa ng mask model or black model.